So ayan guys, no. May pinuntahan tayong spot dito sa Santa Maria. Maraming isda daw. So susubukan natin dito ngayon. Kung okay ba talaga. So sorbet lang to, pero nag-testing na rin tayo. So ayan yung ilog. So may mga maglalambat din. So susubukan natin kung makakahuli tayo dito. Baka may mga pumapasag naman. Hindi ko lang sure kung makakahuli tayo. So stay tuned lang guys, abangan natin mamaya. A few moments later. So yun guys, mga bait and wait muna tayo. So ngayon wala pang kumakagat. So malawak yung area hanggang dun. Maganda sana dun, kaya lang medyo malawak. Meron dito kasi nakasabay tayo na nalalambat. Ayun siya. So karugtong ito ng ilog ng Santa Maria. So ayan, hanggang dun. Kung babaybayin natin yan, yan kadiretso na yan. Yung diretso na yan papunta yun sa bayan ng Santa Maria, sa ilog. So dito tayo nagcast sa barangay Patag San Jose. Sako pa ito ng Santa Maria. So ayan guys. So bait and wait muna tayo habang nag-aantay tayo ng kumagat. So far 5 minutes may kumagat na, kaya lang hindi pa siya yung agresibo. So yan ang gamit nating rod, yung telescopic lang kasi practice lang 'to eh. Pero matibay po yan. So yan ang ginamit natin. So antay lang tayo guys. So stay tuned lang guys. Salamat sa panonood niyo. One eternity later. No, may naglalambat dito. Ang kanilang mga huli. Ayan. Saan ka terban, janitor fish? Ang janitor. Ang janitor fish. Ay no, buhay pa. Ayan. Kita nyo naman yung janitor fish. So meron silang tilapiang nahuli. Ayun, kakapraso. Isang piraso pa lang. Yes. Taga dito lang kayo kuya, no? So mga tiga dito lang sila. Sana nangangapa sila sa kanilang lambat. Ayun. Din. Ay, janitor din. Kala ko malaking tilapia eh. Palikpik pa lang 'yan, laki na eh. Pala janitor. So yun guys, no. Puro janitor na ang huli nila rito. So far dun sa aking pamingwit, wala pa rin gumagalaw. Wala pa rin kumakagat hanggang ngayon. So yun, may nahuli si kuya. Malaking janitor. Janitor. Ay, hindi yata. God. Janitor ba? Janitor nga, ang laki. Tiger janitor. What the? Mama, matay ba yan pag naiaho na, no? Oo, kakainin ng aso yan. Ay, busog na busog sila aso dyan. So yun guys, no? So ayan, ganyang kalawak dito. Maganda dito siguro kung medyo malalim. Sa ngayon, mababaw yung tubig. Sinubukan lang natin yung fishing dito. At least alam na natin na may spot dito banda. Malapit lang. So sa ngayon, ayan lang. So doon maganda sana, doon banda. Doon sa banda, malalim yun eh. So posibleng nandun yung mga isda. Kaya lang hindi tayo makatawid doon. Dahil nga sa malalim eh. Malalim yung gitna niyan. Wala naman tulay dito na malapit. May tulay dun sa kabila. Malayo-layo. Kabilang barangay na. So dun naman sa kabila, may hagdan. Mukhang negative din. Hindi tayo makakalapit dun. So ayan guys. Oh. Ayan. So may gamit nila. Di sa akin. Ayan, may nanghuli rin dito. Ang daming kaliskis. Oh. Mukhang malalaking tilapia ng huli nila. Lalaki ng mga palikpik. So ayan guys, so panay pasagan, lalaki. Sang katerban janitor fish. So ayan guys, stay tuned lang guys, hahanap tayo ng ano. Hahanap tayo ng spot dito na ano, may kakagat eh. Mukhang kasi ayun yung sa akin, no. Mukhang wala eh. Hmm. Isa isang yun. Ayan, walang kumakagat. So stay tuned lang guys, tingnan natin sa iba. Hanap tayo. Is no, mag 20 minutes na tayo yung nagka-casting.
Nag-bait and wait na rin tayo ng less than 10 minutes. Wala pa rin. Kahit kumagat lang, wala. Lumipat tayo, dun tayo galing sa kabila eh. So lumipat tayo dito, nag-casting tayo pa isa-isa dyan hanggang sa nakarating na tayo dito. Doon medyo mababaw siguro. Hindi ko rin sure. Pero mamaya lilipat tayo doon. Titingnan natin, susubukan natin kung meron doon, may kakagat doon. So dito sa kinastingan ko ngayon, wala. So far, wala. Wala pang kumakagat. Tahimik pa. So guys, stay tuned lang muna. Explore natin tong spot na to kung saan yung may isdang area para alam na natin kung saan tayo sa susunod babalik at pupuesto. So yun lang muna guys, no. So mamaya balikan ko kayo, sana pala rin tayo. Kahit isa lang makahuli tayo, wag lang tayo masiro. So stay tuned lang guys. 3 hours later. Wala pa rin tayo nahuli. Zero pa rin tayo. So subok pa rin tayo. Pero mamaya may pupuntahan pa akong isa. Che-check ko lang din yung location para ma-locate lang. Tatry ko din mag-casting. Pero ito ngayon guys, give up na ako dito kasi may mga naglalambat dito. Na kaya naman. So, tsaka hindi rin makagat dito sa ngayon kasi mababa yung tubig. Kung titingnan nyo guys, nakita nyo naman. Yun yung pinakapangpang ng ilog kasi ito walang laman yung tubig dito. Yan yung ilalim lang. So, talagang medyo matumal guys. So at least alam na natin yung area, yung spot na sinasabi nila. So babalik lang tayo dito sa mga susunod kapag maganda na yung mga panahon tsaka tubig. So yun lang muna guys, no. So mamaya may lilipat tayo ng pwesto. One eternity later. Tayo sa pangalawang spot. Ayan. Sa Katmon na to. Ayan yung pangalawang spot, medyo mababaw din yung tubig pero identify na natin. Alam na natin yung area kaya hindi na tayo maliligaw. So success naman tayo na locate natin to. So nagcast ako, susubukan kong humuli. Try natin kung meron dito. So stay tuned lang guys. So yun guys, naka bait and wait tayo. Matumal din dito. Ang meron naman dito yung mga namamaril. Yung sila kuya nandun. So malawak din yung space na to, yung spot na to. Mababaw nga lang yung tubig sa ngayon. Walang kumakagat gaano. Yan hanggang dun. So karugtong din to nung pinuntahan natin kanina. Kaya lang mas mataas nga lang to. So malawak to guys na spot. So kaya lang sa ngayon mababaw. Kahit na medyo umulan, mababaw sa ngayon talagang. Maliit yung tubig nya. Kita nyo naman, no. Ang layo ng ibinaba. So yun lang muna guys, no. So stay tuned lang. Ang mahalaga lang dito sa atin napuntahan natin yung spot kung saan tayo dapat mag fishing. Kaya lang sa ngayon survey pa lang to. So tingnan natin guys kung may mahuli tayo. Hintay lang tayo ng mga siguro kahit mga 30 minutes siguro kung meron pa. So stay tuned lang guys. Eventually. So yun nga guys, no, yung naging resulta ng lakad natin kanina. Hindi na ako nakapag-ending ng video kasi naglobat na yung cellphone ko. So hindi tayo nakapagdala ng action cam eh. Cellphone lang talaga kasi mabilisan lang yun. So nakita naman natin sa unang spot sa malapit sa tulay ng San Jose Patag. Babo talaga yung tubig kaya maraming nanlalambat na mamante. Maraming nang huli ng isda. Pero okay pa rin kasi natuntun natin yung lugar. Siguro sa susunod pag medyo okay na yung panahon, pwede natin uli silang pasyalan. So sa ngayon, nilocate lang natin yun, yung spot na yun, para sa susunod naman, mapuntahan natin. So okay naman yung mga tao doon, friendly, nakikipag-usap sila, tsaka nagkikwento about doon sa spot. Maraming daw talagang nahuhuli doon, kaya lang medyo mababa talaga yung tubig, lalo nung bumaha. So doon sa pangalawang spot naman, kung titingnan natin, medyo malalim naman yung tubig sa may bandang dulo. Ang problema nga lang din, maraming namamaril. Tsaka may mga naliligo doon kasi medyo, sa unahan kasi noon, medyo nakita natin, malinis yung tubig. So, hindi naman siya gasong kalinis, pero hindi siya yung tubig na makikita natin sa
ibang ilog na talagang mandidiri ka. Pero yun, pwede talagang paliguan kahit papano. Kasi may nakita rin kasi tayo na naglalaba. So, yung spot na yun, malinis din. Tsaka, may mga ilang isda rin tayong naispatan. Ang problema lang ayaw kumagat, baka mga busog. Tsaka, mga maraming makakain sila dun. Pero maganda yung spot na yun kasi medyo may masisilungan, malilim, tsaka mahangin. Yun ang maganda rin eh. Mahangin, hindi ka masosopokit dun sa isa, sa init kasi may masisilungan tsaka mapuno. Sa accessible yung papunta doon, hindi pahirapan. So, yun guys yung na-experience natin kanina. Sa susunod naman, susubukan natin yung iba pang spot dito sa Santa Maria, Bulacan. Kasi malapit to sa atin eh. So, yung ibang spot, napunta na natin sa ibang bayan eh. So, itong Santa Maria muna, tingnan natin. So, abangan nyo guys yung mga susunod pa nating episode o video na mag-spot hunting tayo. So, kung di tayo makakita ng mga spot, hindi rin tayo makakapag-fishing. Kaya, update ko kayo guys. Kaya, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa update ng mga upcoming videos. So, yun lamang guys. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Master Jed Nicolas, kay Mark Anthony Santiago, at sa buong Beginners Anglers Club ng Bulacan. Tsaka sa mga tropa natin dito sa may Bukawi, tsaka dito sa Balagtas, Tropang Rafaelis. So, yun lamang guys. Thank you for watching.